Good morning. Actually, this is my first vlog. Marami kasing nag-request ko mga friend na magpaturo sa akin kung paano ang magparami ng halaman through propagation. Sa ngayong araw na ito, magdidemo tayo paano gagawin ang grafting. Ang grafting kasi one way of asexual plant propagation. Alam mo, mahalaga sa atin kung tayo, paano tayo makapagparami ng ating mga halaman. So guys, ang kahalagaan kasi ng plant grafting, marami kasing advantages na makukuha natin sa plant grafting. Isa na dito yung prototype variety. Kasi, halimbawa, kung may matamis na prutas, halimbawa mangga, nakakain mo, matamis yon. Pero once itanim mo yung buto, ang mangyayari, hindi na talaga yun matamis. Basta buto, dahil during flowering stage pa lang nun, mayroon kasing tinatawag na cross-pollination. Yung bulaklak ng yung matamis na mangga, halimbawa karabaw, tapos tumumulaklak yung kabila, yung maasim, yung paho. Ang tendency kasi nag-crossbreed. Paano? Kasi may mga pollinating agent, halimbawa yung bubuyog. Yung bubuyog kasi, halimbawa doon siya sa siyang bulaklak na maasim, doon siya, tapos lumipat naman siya doon sa karabaw. Ang tendency, yung karabaw, yung buto niya, hindi na talaga matamis pag yung itanim mo kasi nabibreed na siya sa paho yung maasim. So, para makuha natin 100% na yung matamis talaga, yung prutas na na-expect natin, kailangan natin ang grafting. Kasi hindi naman talaga ma-crossbreed yung sanga. Kasi yung grafting, sayon sanga kasi yung kinukuha natin, i-graft natin yung sa stock natin, yung sa seedling. Yan ang kahalagan sa grafting. Pangalawa, kung nasa malayong bayan ka, tapos gusto mong magkaroon niyang magkaroon ng ganyang klaseng matamis na prutas, hindi naman advisable nga i-bubble out mo yung malaking puno. So, kailangan yung sanga na lang. Tapos, halimbawa, nandun ka sa Davao, gusto mo yung variety na yun, wala yun sa Bohol. Halimbawa, variety ng santol. Ang santol sa atin dito, massive. Tapos, mayroong magandang klase doon, yung Bangkok santol. So, sanga na lang ang kukunin natin, ibabalot, dadalhin natin sa Bohol. So, easier lang, magaan lang, para paano tayo makapag magkaroon ng mga bagong variety. Ganyan lang kasi yung isa sa mga dahilan bakit importante ang grafting. At saka yung time. Kasi kung buto ang ano natin, ang tinatanim, halimbawa mangga, aabot tayo ng 20 to 30 years bago magkaroon ng bunga. Whereas kung nag-graft tayo, nasa 3 years to 5 years lang nagbubunga na. Bakit? Kasi yung sayon, yung sanga sa bearing na mangga, bearing na yun eh, matanda na yun, yun ang kinukuha natin, dinugdugtong natin yun sa stock, yung sa bata na ano, seedling. Kaya, anytime magbubunga yung bearing mangga, magbubunga din yung kahit maliit pa. Pero kaso lang, hindi talaga advisable magbubunga ng maliit pa kasi kailangan stable na yung puno niya, stable na yung ugat niya. Kaya nga importante ang management, paano mo inalagyan na yung tanim, halaman, para makapag-bear siya ng fruit earlier. Tapos guys, kung ang grafting, ito yung mga kailangan natin. Kailangan mayroon tayong budding knife. Ito yung mabibili natin nito sa market. Pwede rin yung option, gagamit tayo ng ibang putsilyo, basta lang importante na matalim siya. Kailangan matalim para hindi masisira yung ano, yung balat at saka yung pagkat natin. Tapos kailangan din natin ng plastic or budding tape. Itong budding tape na to, magbibili rin din sa palengke. Yung pangbalot lang ng ulam, ganun, pwede na to. Pero mayroon talagang advisable yung 0.001, yung mas medyo mas makapal. Pwede kang makakabili ka dun sa mall kung gusto mo yung 0.001. So mayroon na tayong budding tape at sulyo. Siyempre kailangan din natin ng stock. To. Itong stock na to, ito yung seedling. Ito yung galing sa buto. Yung seedling ng paho, yung native lang sa atin, yung maasim. Bakit gumagamit tayo ng native? Kasi yung native, yun talaga ang naka-adapt sa ating environment. Katulad ng tao, katulad ng manok, di ba yung mga native, mas kung may mga sakit, mas nag-adapt siya. So,
kailangan natin, mas maganda yung native lang, yung mga kumon lang natin na mango dito. Ito yung pinakastak natin. At kailangan ng sayon. Yung sayon, yung sanga na doon tayo kakuha sa yung mature niya nga, nagbibiro na siya. So, kukuha muna tayo ng sayon. So, guys, dito tayo kukuha ng sayon. Dito kasi yung sayon, biring na to. Matagal na tong nagbunga. Tingnan mo yung pony niya. Mga nasa 10 years na to. Ilang beses na itong nagbubunga. So, dito kakuha tayo ng matured na sanga. Ito yung tinatawag na sayon. Ito yung idugtong natin doon sa ating stack. So, guys, ito na yung sayon, yung galing sa mature o bearing na puno ng mangga. So, ito na yung stack. So, lilinisan muna natin ito. Kukunan natin yung dahon. Ganyan. Kailangan guys, piliin natin yung sayon, yung walang sakit. Walang sakit at saka yung active yung ano niya, yung bud niya. Ito yung titawag na bud. Dito lalabas yung bagong usbong na dahon. Kasi yung iba, walang bud. So, kahit pa mabubuhay yung grafting mo, walang chance ang magkaroon ng bagong dahon kasi patay yung dito. So, importante yung mayroong active bud. Tapos, ito yung stack. Ganyan ang gagawin. Tulan lang. Tapos may mga technique guys, paano paghawak sa ano, yung kutsilyo at saka yung stack para hindi ka masugatan. Kasi yung iba, ginaganon lang. So, ang tendency, masugatan ka ganon. So, mayroong technique, ganyan lang. Tapos, yan. Kasi ito yung nakalak, importante to, nakalak to eh. Tingnan mo. Hindi ka talaga masugatan kasi yung kutsilyo hindi naman dudulas kasi mayroong ito, nakalak. So, yan. Counting push. Yan. Mga ano lang guys, mga 1 inch lang. Hindi masyadong maano. Mahaba yung sugat niya. Tapos yung stack na sayo natin. Cut lang ng slanting. Kabila. Yan. Ito yung ano natin. Ito yung sayon. So, insert lang natin yan. Importante guys, yung balat niya, skin to skin, may contact ha. Kasi yung nutrients niya dito sa stack natin, yun ang mag-produce papunta dito sa sayon para mabubuhay. Pero kung hindi talaga magkatagpo yung ano niya, yung balat niya, skin niya, ang tendency mamatay kasi walang nagsusupply ng nutrients para mabuhay ito. So, ito yung tandaan niya, importante ito. Tapos, tatalian na natin ito ng budding tip. Ng madugay. Yan. Kailangan masikip ang pag-ano guys, pagtali. Kailangan masikip para hindi makapasok yung tubig at saka yung hangin. Kasi ang tendency mag-dehydrate, mamatay yung grafting natin. So, ganun lang. Ikot-ikot. Tapos, okay. Tapos, yan. Tali. Ilock natin yan. Kailangan mahigpit talaga ang pagkano niya, pagkatali niya para hindi siya bibigay. Tapos dito naman sa upper parts, yung sayon, ito naman yung i-wrap natin. Ganun lang. Kailangan masikip talaga kasi papasok yung tubig. Pag tag-ulan, hindi pa nabubuhay. So, dito, malalanta yun. At saka yung hangin, kailangan talaga papasok yung hangin, may dehydrate. So, kailangan mahigpit talaga ang pagkabalot sa plastic. Ito na guys yung grafting natin. Maghintay lang tayo ng mga 3 weeks to 1 month bago lalabas yung ano niya, lalabas yung bagong dahon niya. So, mayroon tayong mga sample ditong kinukuha kanina. Ito yung after mga 1 month, ito na yung mangyari. May labas na yung bago ha. Ito na yon. Grafting to eh. Ito yung sanga ng karabaw na karabaw mango. Ito yung pahumasim. Tingnan mo. So, ibig sabihin yan, nakakunik na dito. Nabubuhay na ito kasi mayroon na bagong usbong. Tapos, ito yung ano niya. Ito yung, tingnan yung sugat oh.
nagkukunik na, buhay na to, buhay na siya, matagal na, mayroon na siyang mature yung dahon, ito yung sugat niya, tingnan mo, yung ginagawa natin kanina. So guys, may palala ko importante, ito, kasi yung ano, kasi yung puro natin, masim yun, yun ang paho. So ang hybrid dito, yung matamis, yung upper lang, yung karabaw. Ang tendency kasi, mayroong lalabas itong sanga, yung bagong sanga na masim. Tapos kung hinayaan mo lang yon, ito, hindi na ito lalaki, magiging dwarf. Kasi ito yung original tong sanga nito, ito yung puno, ito ang lumaki, tapos ito yung magiging dwarf. So, ito yung nangyari sa grafted. Tingnan nyo guys. To buhay na to ha, grafting. Ito, mayroong lumabas na sanga. Itong sanga na to maasim to. Kasi yung ginagamit na itong snack, maasim to, yun ang paho. Tapos ito yung hybrid. Ito lang ang palakihin natin. So ang gagawin natin dito sa ano sanga, ikokontrol natin palagi. Kung may mga bagong tumutubong dahon sanga, kailangan putulin. Pansamantala lang to, mga isang taon hanggang wala na talagang lalabas na. No? Yan lang muna guys. Huwag nyo palang kalimutan mag-like, mag-subscribe in my YouTube channel. At saka don't forget to hit my notification bell para updated kayo, makikita natin kung ano yung mga next vlog ko na may kinalaman sa gardening. Yung mga importante is, share ko sa inyo yung mga kaunting nalalaman to knowledge, paano maging successful ang garden natin. Okay guys, thank you. Till next time na naman.